sapagkat ito'y patungkol sa kayamanan ng Diyos. Kaya marapat lamang na balansihin natin ang kayamanang espiritual at material. Nang dahil sa mga kayamanang ito, ay nagkawatak-watak ang mga tao. Nagkaroon ng division dahil sa politika, mga sekta, at mga relihiyon. Kaya naman, nang dahil din sa kayamanang ito, ay muling pagkakaisahin at pagbubuklod-buklo rin ang mga paniniwalang nagkawatak-watak at ang mga kaisipang nagkanya-kanya. Muli ating unawain, balance dapat ang kayamanang espiritual at ang kayamanang material. Aanhin ang kabusugan sa kayamanan. Kung gutom naman ang espiritu sa espiritual na aspeto, aanhin naman ang kabusugan sa espiritual na aspeto kung sa kasaganaan ay wala kang maibabahagi sa kapwa-tao.